Engage na sa personal or personal protective equipment o PPE sa buong mundo. Ito ang ibinunyag ni Acting Health Secretary Janet Garin. Kaya dapat daw ay gamitin lang ito kapag may close contact sa taong may sintomas ng Ebola. Nagpapatrol Ninia Corpus. Nagkakaubusan na ng personal protective equipment o PPE sa buong mundo. Ayon sa DOH, ito ay dahil sa laki ng demand ng mga bansang naghahanda rin sa Ebola. Pati ang World Health Organization Philippines, sinabing limitado na talaga ang supply ng PPE. Kaya dapat isuot lang ito kung talagang kailangan. We were told in 2 to 3 months it will stabilize. So for the meantime, conserve what you have, be prepared. Ayon sa mga eksperto ng RITM, ang PPE ay pwede lang gamitin ng isang taong dumaan sa 3 araw na training. Hindi ito sinusuot ng mag-isa at laging may kasamang buddy o safety officer na siyang mag-check kung tama ang ginagawang pagsuot at pagtanggal. Lagi ring may binabasang instructions ang safety officer. Meron certain procedure on how to remove each type of the PPE, like ang goggles, paano mo tatanggalin siya, at saka ano yung sunod-sunod. Pag nakasuot ang PPE, wala dapat naka-expose na balat. Napakagaan lang pala ng PPE para lang siyang isang magaan na kapote at pwede mo siyang tupiin at ilagay sa plastic na ito. Gawa rin ang PPE sa material na impermeable. Ibig sabihin, kahit matalsikan ka ng suka, ng dugo, ihi o dumi, o kahit na anong fluid, hindi ito tatagos. Pero may hangganan ng pagsuot ng PPE na hanggang 45 minutes lang. Pwede kasing mahilo, mahimatay o ma-dehydrate ang nakasuot dahil mainit ito. Well, after mapagpawisan, may discomfort, tas medyo mayroon ang feeling na uuhawin ka. Disposable din ang PPE at kailangan itapon pagkagamit. Kung na-expose sa Ebola ang gumamit ng PPE, may pahintulot daw na sunugin ito o ilagay sa incinerator pagkatapos. Ninia Corpus, ABS-CBN News.